Political harassment. Yan po ang tingin ni Vice President Sara Duterte sa pagdawid sa kanyang kapatid at asawa sa pagpupuslit ng bilyon-bilyong pisong halaga ng shabu noong 2018. Nauna nang itinanggi na Congressman Paolo Duterte at Second Gentleman Attorney Mance Carpio ang akusasyon. Nakatutok si Argel Relator ng GMA Regional TV. Si Pulong, si Mance. Sa pagdawit ni dating Customs Intelligence Officer Jimmy Guban, kina Representative Paolo Duterte at Attorney Mance Carpio sa pagpupuslit umano ng 6.8 billion peso shabu shipment noong 2018. Sabi ni Vice President Sara Duterte, hindi raw siya makakapagbigay ng pahayag sa ngalan ng kapatid at hinayaan niya raw magsalita kaugnay nito ang Second Gentleman. Pero ayon sa Vice Presidente, political harassment ito. Hindi lang dyan sa kaso na final sa kanila. Lahat ito ay political harassment, political attacks. Nakikita niyo naman, lumabas siya nung umalis ako sa DepEd, lumabas siya nung nagsasalita na ako kung anong dapat ginagawa natin para sa ating bayan. Sinagot din ng Vice ang datos ng Department of Budget and Management na kabilang ang Office of the Vice President sa mga ahensyang may mababang budget utilization rates as of June 2024. Ang alam ko ang lowest is the House of Representatives. Sila yung lowest utilization rate. So sila siguro muna yung unang-una magpresenta ng kanilang catch-up plan. Sa mga nakalipas na araw, umugong ang usap-usapan ng umano'y impeachment laban kay VP Sara. Matapos sabihin ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque sa isang video na naka-upload sa social media na may maghahain-anya ng impeachment laban sa vice. Sabi ng vice, inaasahan na anya ito. Expected na natin yan dahil mainit nga ang politika ngayon dito sa ating bayan. Pero inuulit ko, sana ay hindi madala ang ating mga kababayan sa ingay ng politika, kundi dapat tutukan talaga natin yung totoong problema ng ating bayan. Handa rin daw ang bise na sumailalim sa hair follicle drug test na ipinanukala ng kapatid na si Congressman Pulong na gawing mandatory para sa mga opisyal ng gobyerno. Nais daw niyang makasabay sa drug test ang mga kapatid na sina Representative Pulong at Davao City Mayor Baste Duterte. Gumawa lang siguro ng guidelines yung mga tao nagde-demand ng drug test. Merong kukuha, may third party na kukuha ng kanilang sample, tapos meron din kaming sarili naming sample para dalawa yung testing. Ngayong araw, nanguna si VP Sara sa book donation activity sa Davao City Library and Information Center. Binasahan din niya ng kwentong pinamagatang isang kaibigan ang nasa 30 mga bata mula sa iba't ibang orphanage sa Davao City. Para sa GMA Integrated News, Argel Relator ng GMA Regional TV, nakatutok 24 oras. Mga puso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.